Come Holy Spirit, come Holy Spirit, samahan mo ang lingkod upang maging instrumento at daluyan ng ipagpapala. Sa mapagpalang araw po ngayon ng Miyerkules, welcome to Hold the Line, Police Chief Master Sergeant, Brother Aldi Mones, mula po sa ilalim ng bandila ng Pinag-isang Puso Catholic Charismatic Ministry Incorporated at sa patuloy po at gabay po ng Soldiers of Christ Movement, nais pong magbahagi. Ang gospel po ngayon ay hinango natin kay San Lucas Kabanata, 11 talata, 20-32. At ito po yung humingi ng himala ang mga tao. Pero mapapansin po natin dito na ito po yung pumatungkol kay Jesus at kay Propeta Jonas. Yan po yung magandang pagbulayan natin. Sabi po rito, kapatid, maging ang mga taga-Ninibe ay tatayo rito at hahatulan ang generasyon ito dahil nagsisi sila ng mangaral sa kanila si Jonas. Yung mga tao noong unang panahon na yon, sabi ganun, naghahanap daw ng tanda galing sa ating Panginoon. Pero ang sabi po ng ating Panginoon, wala daw ipinakitang tanda maliban doon sa tanda na ipinakita nung panahon ni Propeta Jonas. Balikan natin, ano ba ang istorya nito ni Jonas? Si Jonas po, kapatid, ito po yung paborito ng mga bata. Yung istorya po ng kung saan kinain daw po ng isang malaking isda, balyena, pating, at after nyon, pagising niya, naandoon na siya sa lugar ng Ninive. Baybayin natin ang istorya. Si Propeta Jonas ay kinausap ng ating Panginoon. Ang sabi sa kanya, pumunta ka sa Ninive at ipangaral mo doon ang mabuting balita. Pero ang ginawa po nito ni Jonas, imbis po na papunta ng Ninive, hindi po siya pumunta rin, doon po siya sa kabila. Kumbaga si Jonas, ang Ninive papunta ng Ilocos, ang ginawa nito ni Jonas, papunta siya ng Bicol. Pasout ang ginawa niya. At ang malapit na ito, yung barkong sinasakyan niya, dahil nga ang gusto ng Panginoon ay pumunta siya sa Ninive, bagamat ayaw niya, alam mo ginawa ng ating Panginoon, pinaulanan ng malakas na ulan at binagyo yung barko na sinasakyan nila. At sabi nga ng mga tao doon, sino kaya sa atin yung pinapanagot kung bakit nangyari sa kanila yung pangyari na yun. At nung nagbunutan nga sila, si Jonas nga po ang nabunot. At doon niya inamin na siya pala'y itinalaga ng ating Panginoon para mag-preach. Para mag-preach sa Ninive, kaya lang ang ginawa niya, sa kabilang lugar siya papunta. Ano pong nangyari doon sa istorya? Hinitsa po si Jonas doon sa dagat. At after po noon, kinain po siya ng dambuhal ng isda at doon po siya nag-stay ng 3 araw. At pag after 3 days, iniluwa siya ng isda doon na po sa lugar ng Ninive. Ganun po kasimple ang istorya. Pero kung babaybahin natin at pagkukulan natin ng pansin at huhukay pa natin, may maganda pa po tayong matututunan. Unang-una, ang first point doon ay bakit po kaya ayaw ni Jonas mag-preach sa Ninive, bagamat gayon siya'y isang propeta. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, kaaway po ng mga Hudyo ang mga Ninivites. Yung mga Ninive po, ito yung mga pumatay sa mga Hudyo, nan-rape ng mga kasamahan nilang babae. Sa madaling salita, kaaway po nila na angkan ang Ninive. Ito po yung magandang pagbulayan natin. Hindi ba tayo'y katulad ni Jonas sa mga oras na ito? Parang sinasabi ng ating Panginoon, pumunta ka dun sa kaaway mo, mag-preach ka upang nang sa ganun, maligtas siya, pagpalain siya, gumaling siya, pagyamanin siya. Anong gagawin po kaya natin? Abay Lord, teka lang. Bakit naman sa dinami-dami ng pagpapalain, bakit yung kaaway ko pa? Yung tao na nanakit sa akin, yung tao na minamata ko, yung tao na gusto kong bumagsak. Ganun po yung naramdaman ni Jonas ng tanyan. Kaya hindi niya gustong tumuloy sa Ninive. Pero sa second point, kapatid, bagamat ayaw ni Jonas, ano nangyari? Pag tinalaga ka ng Diyos, kapatid, hindi mo kayang kontrolin ang plano ng Diyos. Sipin mo, kahit pasalungat ka at papunta ka sa kabila, sa ibang pamamaraan, kukunin ka ng Diyos at muli kang ibabalik doon sa destinasyon mo. Tingnan mo si Jonas, papunta siya sa kabila, binagyo yung barko nila, at hindi lang yun.
nung hinihagis siya sa dagat, hindi kaagad siya, hindi siya namatay. Bagkos kinain siya nung dambuhalang isda at iniluwal siya doon sa Ninibe. Kapatid, the second point ng gospel, hindi mo kayang takasan ang plano sa iyo ng Diyos. Hindi mo kayang takasan ang itinalaga sa iyo ng Diyos. What's the third point ng gospel, kapatid? Nung ipinangaral na po ni Propeta Jonas yung kaligtasan sa mga taga-Ninibe, alam niyo po nangyari? Ang sabi po ng hari, walang kakain, maski tao at hayop, at tayo'y mag-aayuno, tayo'y magsusuot ng sako, at tayo'y mananalangin. Hindi ba't nakakatuwa, kapatid? Bagamat ayaw ni Jonas, pero dahil siya pa rin ang naging instrumento upang maging daluyan ng kaligtasan ng ibang tao, ang mga taga-Ninibe ay iniligtas at pinatawad ng Panginoon. Kapatid, bagamat puno tayo ng galit, kung sa oras na to, tayo man ay nalulungkot at hindi masaya doon sa plano ng Diyos, pero once na ginamit ka ng ating Panginoon, magiging daluyan ka ng pagpapala, magiging daluyan ka ng biyaya, at higit sa lahat, magiging daluyan ka ng kaligtasan para sa ibang tao. Kapatid, tatlong bagay ang natutunan natin sa gospel ngayon. Unang-una, bagamat hindi mo plano, bagamat hindi mo gusto, pero pag tinalaga ka ng Diyos, hindi mo kayang iwasan ang plano ng Diyos. The second point ng gospel is, bagamat may mga sitwasyon at pagkakataon na ayaw natin pagpalain yung mga taong kaaway natin, yung mga tao na nakit sa atin, yung mga tao na umiwan sa atin. Pero ito siguro yung pagkakataon. With the grace of God, with the grace of the Holy Spirit, maging katulad tayo ni Jonas, na sa umpisa ay masama ang loob, na sa umpisa ay mahina nakit, na sa umpisa ay umaayaw. Pero dahil siya'y tinalaga at tinawag ng Diyos, nagpatuloy siya sa pagpupuri, nagpatuloy siya upang maging instrumento at kaligtasan para sa ibang tao. The third point is yung pagsisisi. Makita natin dito, dahil may isang Jonas na nagtungo sa Ninibe, at makikita natin na ang kaligtasan, ang pagpapala, at higit sa lahat, yung pagkakataon na makapagbagong buhay ay inilalaan talaga ng ating Panginoon, at may ginagamit siyang mga tao para ma-experience natin ang pagpapala ng Panginoon. Sa araw na to, hilingin natin na patuloy tayong samahan, patuloy tayong pagpalain, at patuloy tayong gamitin ng Diyos sa kanyang kubasan. Let us pray in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Dakilang Ama, Diyos na buhay, maraming salamat po sa biyaya ng buhay. Patawarin po kami kung mga yung mga pagkakataon na ayaw namin maligtas ang ibang tao, yung mga tao na nakit sa amin, mga tao na nag-traidor, nag-iwan sa amin. Pero Lord, change our heart. Ikaw na pong bahala. Sinusuko namin lahat ng ito, Panginoon. Gamitin mo kaming instrumento at daluyan ng pagpapala. We ask this in the mighty name of Jesus, who lives and reigns now and forever. Amen. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bago po ako magtapos, shout out ko lamang po sa ating boss idol, ang ating pong kumpare, dinalaw natin siya kanina, ang ating pong chief of police po ng Pasig City, walang dili iba, Police Colonel Celerino Jun Muyalde Sacro. Sir, maraming salamat po sa pagpapakapi mo kanina, Diyos sa regalo mo, na may patuloy ka pong pagpalain, gabayan, at samahan ng Diyos na buhay. Muli-muli po, mula po sa Makati City Police Station, patuloy po na bumabati ng sabi, ang inyong lingkod, Diyos Soldalain, hawakan po natin lagi ang salita ng Diyos. God bless.